Isa ka ba sa mga nababahala kapag tanim ay napag-iwanan? May solusyon tayo dyan. Ang self-watering system na ating gagawin ngayon ay nakakatulong para mapanatili ang moisture ng lupa nang di tayo nababahala. Dahil ang tanim mismo ang kusang may control kung gaano kadami ang kanyang pangangailangan para siya ay mapanatiling moist. Hi! This is Bing and welcome to my gardening journey! For today's video ay mayroon tayong nalikom na mga 1.5 feet bottles. At ito ang naisipan kong madaling gawing self-watering system para sa ating mga tanim na litos at pichay. Maliban sa mga peat bottles na ating materialis na gagamitin, mayroon din akong inihanda ng mga gunting, nylon, soldering iron, at saka kutselyo. Ito ang ating gagawin, mga ka-greeners. Kunin muna natin itong label ng Coca-Cola, pero di tayo sponsored ng Coca-Cola. Nilikom ko lang ito sa mga mahilig uminom ng 1.5 na Coke. So, makikita nyo, yung parang may level dito banda. So, dito natin siya puputulin. Sana ay klaro nyo, dito. Ayan. Pwede naman kutsilyo yung diretso nating gamitin, pero dandahanin nyo lang para magiging tuloy-tuloy at saka straight yung ating pagputol. So, magiging ganito kasi yon kapag kutsilyo yung ating ginamit para sa pagputol. Ayan o. Kita nyo yung, ayan, hindi naging pantay. Ayan. Oh. Pero, magagamit pa naman yan. Hinggan yan. Tapos, kapag nabutasan natin dito, so, mamaya, papakita ko sa inyo, pero tatapusin muna natin yung pagputol natin ng ating mga peat bottles. Dahil natapos na ang paghihiwa sa ating mga peat bottles, so, panahon na para naman sila ay butasan. So, ganito lang yan. Magpapainit tayo sa ating soldering iron. Tapos, bubutasan natin dito at saka dito. Tapos dito. A heart's beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just tapos ganyan. Idiin nyo ng kaunti para magiging lock or para hindi siya madaling mahulog. Ayan o. So, medyo lock na siya. Hindi mo mabunot-bunot. Oh, ayan. Tapos, dito, para sa ating nylon. Ito rin sa kabila. Ayan. Ang pagre-recycle, mga ka-greeners,
gaya ng ating ginawa ay laking tulong ito sa ating kalikasan. Dahil sa halip na kung saan saan natin ito itinatapon ay ginawa natin ito ng paraan para ito'y ating mapakinabangan. Diin ng kaunti na para ma-feel nyo na parang nalak siya para hindi siya mahuhulog. Ayan. Ayan, at tatapos na nating butasan ang ating mga pit bottles. So, dito naman tayo sa paglalagay ng ating nylon. So, butasan natin dito. At ito yung ating nylon. So, ito, ililevel natin itong ating mga nylon para pantay yung taas niya. So, ayan, tapos natin butasan para sa nylon. So, maglalagay na tayo ng pantali para magamit na natin ang ating self-watering system ng mga pit bottles. Dapat i-secure natin yung ating pagtali. Kasi ito yung ating pagtamnan para magkaroon tayo ng Lettuce in the Sky at saka Pichay in the Sky. Medyo matrabaho ang ganitong gawain, pero masaya ito mga kagurners. At di na kayo mababahala kapag tanim nyo ay mapag-iwanan. Dahil kapag mayroon lang itong tubig, ay ang tanim na mismo kusang mag-produce ng kanyang pangangailangan. So, ayan. So, magiging ganito yung ating mga pit bottles. Kailangan matibay yung pagkatali. Ayan. At may isang kamay. Nagpapatulong ako sa isang kamay na iyan. Yung anak ko. Nagpapatulong na ako dito sa aking anak mga kagunners. Ayan, very good. Ayan mga kagunners, at natapos na din natin ang ating ginawa na self-watering system para sa ating lettuce at saka sa ating pichay. So, ready na sila. Kaya, itatanim na natin ang ating lettuce. Pero yung pichay, hindi pa sapagkat 3 days pa lang sila ngayon nung pinunla ko sila. Kaya yung una nating itatanim, yung lettuce natin. After 3 days, ayan. Uy, nandito pa sila. Nagsiksikan yung ating mga pichay. So, ito na mga kagreeners, ready na ang ating mga pit bottles para sa ating self-watering system sa tanim na lettuce at pichay. Kaya,
itatanim na natin. So, ito na mga ka-greeners at ready-ready na ang ating letos na ipinula ko noong March 6 at today is March 26. So, bali, nasa 20 days na yung ating letos bago ko sila lipatanim dito sa ating ginawa na self-watering system. Para di tayo mababahala kapag tanim natin ay mapag-iwanan, kaya nang sinabi ko sa ating intro, malaking tulong itong gagawin natin na self-watering system o self-watering method. So, lalagyan muna natin ng lupa. Dahil sa bago lang ito malipatanim natin, so huwag nyo munang isasalang ito sa malakas na init para hindi masisira yung ating bagong lipatanim na mga lettuce. So, bali, lalagay muna natin ito dito sa area na ito dahil hindi ito naarawan. I-secured lang natin na hindi ito masisira ng mga manok o di kaya sa mga aso. So, kinakailangan nating maglagay ng pangharang para hindi masira ng mga alagang hayop dito sa aming mga kapitbahay. Dahil yung kapitbahay namin, maraming alagang aso, pusa, at saka manok. Kaya kinakailangan secured yung mga tanim mo para hindi masisira. Dahil sayang yung pagod kapag sisirain lamang nila. So, idiin yung kaunti para magkaroon ng maraming lupa yung ating mga pit battles. Ayan. Ready-ready ng ating bamboo arc. Bali, kapag nagtatanim ako mga greeners, minsan nag-gloves ako, pero kadalasan talaga bare hands. Iba kasi yung bare hands mo lang yung ginagamit mo. At saka, ang rason din na hindi ako nag-gloves kasi nasisira na yung gloves ko. Kailangan ko nang bumili ng bago. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa kamayan. Kahit na ako kumuha ay madumihan, ayos lang sapagkat makikita ko lang na tumubo at saka maluso yung mga tanim ko. Ay nako, masasabi ko talaga ang sarap ng feeling. By the way mga ka-greeners, ang variety pala ng lettuce na ito ay green span. So first time ko na magkaroon ng ganito na variety. So titingnan natin or matitikman na natin kung anong lasa ng lettuce na green span. Dahil kadalasan ginagamit ko dito sa aking garden, yung red lettuce lamang at saka green lettuce. So yung mga buto na iyon ay nabibili ko sa Robinson. Samantalang itong variety ng lettuce na ito ay sa Agribit ko ito nabibili. Dahil yung Agribit na iyon ay meron din silang mga benta ng mga buto. So baka nagtataka kayo mga ka-greeners kung bakit madaming kalat dito. So ito lang kasi yung area na kadalasan kong ginagawa yung pagtatanim. Dahil may atip ito at hindi na aarawan at saka hindi na uulanan ang ating mga tanim. So, dito ko kadalasan ginagawa yung mga ganitong gawain. Tapos, kadalasan ko rin nilalagay dito yung mga bagong lipatanim natin. So, dahil na puno na natin or nalagyan na natin ng mga lupa itong ating mga pit battles. So dito na tayo sa paglipatanim ng ating mga lettuce. Excited na ba kayo mga ka-greeners para sa pagkaroon natin ng lettuce in the sky? Yes, excited din ako. Yan. Medyo malakas pa rin yung init dito sa amin. Kinakailangan na magiging stable yung ating mga lettuce bago natin sila ilalagay doon sa ating ginawa na parang prinsesa o bamboo art. Dahil kapag isasalang natin ito kaagad, talagang masisira yung ating bagong lipatanim na lettuce. So kinakailangan na healthy na talaga sila or stable na talaga sila bago natin papaarawan ng matagal o bago natin isalang sa malakas na init. So bali itong buto ng lettuce na ito ay nakatikim na rin ito ng init dahil nilagay ko sa area na kung saan ay nasisikatan siya ng araw
Kaya hindi na siya mabibigla kapag nakakita ng init. Pero dahil sila ay bagong lipatanim, di muna natin sila isasalang sa malakas na init. Dahil magiging matamlay sila at saka masusunog yung dahon. Kagaya nung nangyari sa aking golden photos na pag-iwanan ko kahapon, ayun, nasunog yung dahon. Ang tubig na ating dinidilig ay dadaloy yan dito at kapag nalikom ay unti-unti din yung sisipsipin ng tanim para siya na mismo ang magbibigay moisture sa lupa. Kaya nang sinabi ko kanina mga ka-greeners na maraming alagang asok pusa pati na rin mga manok ang aming kapitbahay. Kung kaya't kailangan natin na harangan itong ating bagong tanim na litos para hindi masira. So nagiging ganito yung hitsura ng naharangan natin yung ating mga tanim na litos. So sana at hoping na hindi talaga ito masisira ng kanilang mga alaga.